Ayos mga kape natin dyan. Ayos. Good morning po. Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rozon. Tuloy-tuloy po tayo. Pinagutos po ni Pangulong Rodrigo Duterte yung pagsasaayos ng Laguna Lake sa pamamagitan po ng pagbibigay ng priority na makapangisda sa mas malawak na espasyo yung ating mga maliliit na mangingisda. Paano ba yan ginagawa ng aksyon ng pamunuan ng ahensyang nakangalaga dito ho sa naturang lawa? Alamin natin yan sa kanyang pagbabalik. Si General Manager ng Laguna Lake Development Authority o LLDA. Yan. And mga years back nakasama natin sila dito eh. Oo. Yung aking ano pala, birthday pala ng aking may bahay. Birthday today. Tsaka si Erin Tanyada. Oh, birthday ni Erin Tanyada today. Happy birthday. At yung aking baby, si Baby Une ay on the way. Ingat lamang at medyo madulas ang kalsada. Suspended na ho ang klase. Maligaya na naman yung mga bata sa Quezon City. Oo, dahil walang pasok ang Quezon City rin ngayon at ang Valenzuela nagdeklara preschool to senior high. So, let's welcome to the program ngayong umaga, General Manager Nerick Acosta ng LLDA. Sir, good morning. Good to see you again. Please. Good morning. Hi, morning po and welcome back. Thank you. After thank a long time. Oh, ganda ng coffee shop. Oh, medyo ano, pwede nang ano, pagka mag-ginaw lalo na mas masarap magkape. Pwede ba to anytime? Anytime, sir. After the show hanggang ngayon hanggang 12 na tayo, no? Hanggang alas 12 na kami ng ating gabi. Open kasi mas maraming pumupunta sa gabi. Oh, kung kailan magsasara na. But let's sarap get it straight, sir. Yes, sir. Hindi ba pwedeng alisin na lahat yung mga ano doon sa diyan sa Laguna Lake para free makapangisda yung mga maliliit at the same time eh hindi parang mas napapaboran yung mga may pera. Hindi ba pwedeng buksan na po yan lahat? Hindi naman siguro po pwede kasi we'll have to really balance it with food security, fish production. Dahil ang fish production natin, malaking bahagi nang gagaling doon. Mga 60% po, anywhere from 50 to 60% galing po sa Laguna Lake ang kinakain po natin sa lahat po ng ating mga palengke, lahat ng Calabar Zone at Metro Manila, yun ang fish supply. So kung 60%. Tatanggalin din natin lahat kaagad-agad, magkakaroon din ng food security issues. Kaya nga ang Department of Agriculture at yung Bureau of Fisheries ay kaakibat din sa itong mga programa. So while we manage the lake as the biggest, pinakamalaking ecosystem sa buong bansa, importante din na meron pa rin ekonomiya o hanap buhay ng mga aspeto na inaalagaan din natin. Kasi kabuhayan ng napakarami. Pero yung maliliit na mangingisda, tinatakot daw dun palagi. Dahil marami daw dun sa mga nagbabantay, dun sa mga fish pens, puro mga armado. Well, noon siguro yan, Daniel. Like, mga 90s, mga 2000, maraming mga ganang instances. Pero over time, na-regulate naman na nag-iba-iba na rin yung mga ownership. At mula nung mga meron na tayong governance commission for government corporations, gaya ng mga authority ng LLDA, sinusubaybayan po ang ating lahat ng mga panuntunan, ang ating po mga lahat ng proseso, ng mga application for permits, etc. So in a sense, nanumbalik naman po na merong kahit paano may kapayapaan doon sa lawa. So, wala naman napapatay doon. Hindi na wala na yung 1980s, 1990s na meron talagang patayan, meron talagang... Mm-hmm. Kasi tubong lugaw nga eh. Tapos kung hindi mo inayos, hindi namin naayos yung zoning and management ng mga plano, eh di kanya-kanya. At saka syempre meron mga interest noon na dahil hindi na nga nababantayan. Remember the lake, ang napakalaki ng lake. You can fit Metro Manila into the west side of the lake. Mm-hmm. You can fit Singapore into the lake. Meaning, ganong kalaki, 100,000 hectares. Pero sir, yun ba may limit ba ang ownership? Halimbawa, ako, isang maglalagay ako doon. Meron bang limit para sa akin kung gano'n lang kalaki dapat ang pwede sa akin? Sa isa, bawat isa? Yes. Kaso lang, hindi lang kasi natin malalaman kung talagang may iilan lang dyan. Iba-iba nga lang ang nakarehistong korporasyon. Iba ay pinangalan. Pinangalanan lang ng mga parang dami nila. Dami or front. But as far as SEC, Securities and Exchange Commission, as far as their papers are concerned, we assume regularity. So kung nasa naman sila sa lahat ng mga proseso, di okay yun sa
sa authority na sila yung nandoon. No, but wala po bang nag-i-investigate dyan kung sakali? Kasi that's the same thing that they do dun sa mga kartel eh. Yes. Diba na yes. Sa mga kartel, kagaya nung kartel ng bawang, kartel yes. ng ano, actually isa lang yung tao pero may mga dami silang gumagalaw. So wala bang investigating body ho dito? Meron kaming surveillance and monitoring division but it really is limited to how they are functioning. Yung parang sila, operational sila. Kung tama ba nila lang. Kung tama, maayos ba paglabag. Yung paglabag ng mga regulation, tsaka yung kung saan yung boundaries ng mga aqua structures, etc. Hindi yung sino ba talaga yung investor owner. Nila. Sino talaga yung nasa likod nila. No, but it's so, actually against the law to do that, hindi po ba? Yeah, parang, kasi that's way one way to circumvent the law. In this, but we have to assume regularity. Yes, yes, that's, know, a, that's a problem. Parang hirap, eh, no? Kapag dinaanan mo yan, nagbayad ka naman ng tama, nasa maayos ka naman na zoning areas. Wala namang labag doon sa operations. Wala operation. Nagbabayad naman sila taon-taon. Then yes. Siguro sa media po yan, ano ang investigative aspects. Kasi parang ang nangyayari doon, wala naman silang mga nilalabag na iba. Correct. And binigyan sila ng certificate ng Securities and Exchange Commission. Yes. And these are real people. Yes. So, nangyayari dito, parang na-police issue. Yes. Diba? May mga layers. Oo. Noong 1990s or 80s, yung sinasabing may mga general, mga politiko, yes, may mga retired na mga kung sino-sino dyan, nagkaroon nga ng mga ganyan na nakita natin sa mga armado o mga medyo mabangis yung mga nasa mga caretaker. So alam nyo na, alam namin na meron talagang mga interest. Pero ito bang panahon po na nag-demolish kayo, nung nagpunta kayo doon, wala ba namang umangas sa inyo doon ng mga caretaker? Yung mga 2 years ago, meron. In fact, we demolished the... Yung pala, hindi namin alam. May isang congressman pala na... Sino congressman niya? May-ari ng... Taga Quezon ba yan? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman taga Quezon. No, dapat nga siya masusunod sa patakaran, hindi ba? Oh, dahil congressman siya and lawmaker siya. Yeah. No, but I think it was because meron ding mga partners, ganun-ganun. So hindi namin alam. So just to show you na kapag dinidemolish, nangyari na lang parang so, tinawagan. So tumawag si congressman. Tinawagan. Nere, ano ba ginagawa mo dyan sa ano? Bakit dinidemolish mo daw? Tinawagan kayo ni congressman. Well, siyempre, kasi nakiusap na baka iba yung mga boundaries na hindi ba... Bakit nyo ba ginigiba yung kanila? Anong violation? Nasa navigational lane, hindi na... Parang sa kung sa subdivision, naka-subdivide yan. May mga grid. Sila lumagay sa kalye. Halos nasa kalye na at na nakaharang sa mga... yung mga tinatawag na hydrological, yung daloy ng tubig, etc. So we really are demolishing because... So na pinagmamalaki dahil congressman yung may-ari? Supposedly. Or ginagamit yung pangalan ng... Or may hindi ginagamit kasi tumawag na sa inyo. Eh. Talagang ginagamit niya pagiging congressman niya. I guess so. But diba? This was a couple of years ago. But just to show natanggal you... Natanggal na ho ba yun? Natanggal. Natanggal naman. Natanggal talaga. Yung bang congressman nandiyan pa rin? Wala na yata. Wala na. Natanggal na rin. dapat sa mga ganun. Sino ba congressman niya para wag na iboto ng ano? Pero just to show you na may mga political din talaga na interest sa league. Meron din yatang mga ano eh. Kasi syempre may investors. Hindi maiwasan kung may mga kung sino dyan. Korea. Yes. Mga kasosyo nila. But just the same. Hindi sila re-registered as foreigner kasi hindi naman pwede. Exactly. Pero ang problema doon, pinapabayaan nilang magamit sila. Diba? Dahil... Malaki rin kasi... malaking pera to. Malaking pera, malaking investment. For a 50-hectare one fish pen, that's really mga few millions para lang maipatayo mo yung mga anahaw, yung mga kawayan, yung mga lambat. Lambat. Tapos yung malaking fingerlings. Investment. Malaking investment. Pero malaki rin naman ang pera nila dyan. Correct. Diba? Correct. Kayo ba? Malaki naman ang pera nyo dyan. Actually, ano ito eh. Ang fisheries, hindi yun ang pinakamalaki ng revenue niyan. In fact, it's more of how we penalize yung mga industriya, mga shoreland. Malaki rin yung fisheries na revenue.
Kasi it's terms, it's permitting and clearances, but it's not. So well, hindi ba yung porsyento, ano, sec? No, so paano, silly. Parang ang ano lang dyan is meron kang babayaran na certain. Yes. And year for year yan. Kasi kung talagang nag-encroach na sila o hindi tama yung pagtayo ng mga fish pen na yan, dapat maalis. And we've been demolishing since what, 3-4 years na. Na TRO nga lang kami sa isang napakalawak na area. Because nga, siguro nga sa kanila, tubong lugaw yan. So kapag nati-TRO, makaka-delay pa yan. So ngayon, yung sinasabi ngayon ni Presidente Duterte, wala na yan. Pero yung kung hindi naman nila mati-TRO, hindi naman yan magpapati-TRO kung kaya pa nilang gapangin sa ilalim eh. Yeah. So ilan na ba yung gumapang sa inyo na, Sec Nere, magkano ba ang gusto mo share? Mga ganon. Actually, siyempre, magta-try ang mga yan, di ba? Yeah. Well, they attempt, but you cannot already play around with yung sa GCG, yung Governance Commission, GOCCs. Hindi mo na pwedeng laruin yan. Mm. In fairness talaga, yung nakaraang administrasyon at hanggang ngayon, na ipatataguyod talaga yung mga regulatory at mga pagbabantay na may monitoring yan lahat. May mga panuntunang hindi na pwedeng dating. Paliit. Pero sir, ang allowed lang po dyan 9,000 hectares. Yes. If there is indeed monitoring, lumagpas tayo, naging 12,000 na mahigit, di ba? Tapos, nung naupo kayo, ang pangako nyo noon, tatandaan ko, magkausap din tayo noon eh, around 3,000 babaklasin po ninyo. Eh hanggang ngayon, parang, nando pa rin sa 12,000. Ano nangyari? Bago nyo sagutin po, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rozon. Babalik po kami kasama natin, atin pong panahon, General Manager ng LLDA, Secretary GM Neric Acosta. Noon hong naupo kayo, pangako nyo nun sa amin, mga 3,000 yung 3,000 hectares babaklasin ninyo, demolish ninyo. And that is supposed to be in excess of the 9,000. Yes. Tapos ngayon, eto, natapos na yung administrasyon, 12,000 hectares pa rin halos yung mga fish cages na yun. Ano ba yun? Wala kayo man nang nabaklas kahit isa? Nakabaklas so kami ng over 1,300 hectares before kami na TRO ng ilang mga owners or fish pen operators. That's over 6 years? Over 4 years, yes. Over 4 years, 1,000 hectares lang. More than 1,300. Remember that the Makati is like over 300 hectares. The fort is like ganun din, mga 300 hectares. Mm-mm. Napakalaki po ng mga areas na to, no? So, hindi rin madalian. Pero kahit na natanggalan na namin yan ng kahit 1,500, and even kung hindi kami na TRO, we would have reached over 2,000 hectares ng demolition. Mm-hmm. Kaso lang, marami naman, hindi naman static ang mga nag-o-operate ng fish pen. Kung natanggalan dito, meron din namang sisipot dun sa mga iba't ibang lugar. Or may mga fish cages, yung mas maliliit, hindi yung fish pens na malalaki. Which are illegal na? Yeah, some are illegal and some naman ay nasa mga zoning pa rin. Kasi we allow for smaller fisher. Pero kagaya po nun, yung may mga nakakapagdagdag pa po ba legally? Yeah, well, yes, because... But why would you allow them to add these cages again when you are maintaining the 9,000 hectares? Kasi kung if it's already over 9,000, then dapat may moratorium na sa paglalagay. May moratorium sa bago, but we renew some of the existing, some na within naman our legal 9,000 limit. Opo, pero ano yun? Pagka po ba nagre-renew sila? Is that, kumbaga, sa prerogative ba ninyo yun? Or may contract na they should be allowed to renew? Year for year, they can renew. At lahat naman ng mga requirements na susunod naman, lahat ng standards, etc. Pero nakaklaro po sa zoning and management maps na talagang naka-grid, nakahilera siyang tama. So anything that is outside of that, so yearly po ang renewal. Yes. So kung halimbawa na magre-renew sila,
Obligado po ba kayong i-renew yun o kayo mismo yung parang pwedeng mag-decide na hindi na namin kayo i-renew? Pwedeng mag-decide based sa bagong mga zoning and management maps namin. So, yes. In effect, we are very clear about kung saan lang talaga yung mga lugar. Kaso lang yung mga fish cages kasi, yung mas maliliit, kumukuha sila ng mga permit sa mga barangay, mga LGU, mm-hmm. na tingin nila yun na yun. Hindi eh, because this is a national special. Dapat meron pa rin LLDA permit ng NLDA kahit na sabihin nilang binigyan sila correct. Ng local government. Correct. Bakit so, hindi ho nababantayan yun? Again, GM. Hindi naman sa ano, no? Hindi naman sa naghahanap tayo ng mga excuses here, but the lake is 100,000 hectares. So wala kayong tao talaga? Ang LLDA, mga mahigit lang mga 300, lahat-lahat na yan, personnel. Hindi mo siya mabantayan kung wala kang mga patrol policing na facilities, patrol boats lahat, kanya, chopper. Sa ibang bansa, kapag ganito kalaki ng isang merong umiikot na dyan lagi. Yes. No? So, wala man lang kayong drone. Pero mas maganda yung drone. Salamat pala yung UNTV kay Mr. Ray Pelayo. He provided that whole drone shot that we've been showing. Pagka kasi kailangan nyo naman po yung ganun, pwede naman kami. Bibigay namin sa inyo yung ano, ng libre na yung services iba natin. Pala talaga kasi... Yeah, you'll be able to see everything. Diba? Kasi if you have at least one drone flying every day, makikita nyo yung mga sino gumagalaw dyan. And you will not be spending that much. Yes. As compared to chopper, kasi kung magpalipad ka everyday, monitored mo kagad lahat yun eh, di ba? Kasi lagi hong may tumatayo at may tumatayo. Tsaka lalo na yung mga mas maliliit, fish cages, alam natin hanap buhay yan. Pero kung minsan, madali lang nilang bunutin at saka isaksak. Itas balik. Tapos kung minsan nga parang... tatabunan. Tapos kung hindi, kung nasa drone, hindi mo nakikita pa rin. Itatayo na naman after our surveillance teams. Mga ganun. So these are just the reality sa field na na hindi mo rin lahat-lahat everyday realistically ma-monitor. Pero kasi kung ganun ang alam nila na hindi naman kayo nakakapag-monitor ng ganyan at kulang yung ating kakayahan dahil sa una 300 lang kayo lahat yun hindi nasa mga opisina karamihan pa noon, wala naman doon sa sa field, so parang lulukohin lang kayo lahat niyan palagi, sabihin lang na hindi kaya yan ng LLDA map, di tayo mahuhuli niyan, magagalit si Duterte. Malaking bagay ho siyang nagsona na Laguna Lake was a priority, environment protection and balancing ng economy, ecology. Ang laking bagay nun na binanggit ni Presidente Duterte sa SONA yung Laguna Lake. So paano kasi, ngayon yan? Magiging ecotourism ba talagang ano yan? Kasi yun ang sabi ni Gina Lopez. Magiging ecotourism ang lalong-lalo na dun sa bandang eastern part. No? What's the implication, sir? If sabihin na ito magiging ecotourism. What does that mean? Kasi parang maintindihan nyo ba yun? Ano, magiging ecotourism, ano ngayon yun? Di ba? Parang mga ordinaryong mamamayan lang kami. Ano mangyayari? Mawawala yung mga fish pen na yan, yung mga aquastructure na yan, magiging gaya ng mga Lake Geneva, mga Lake Michigan. Okay. Yung may recreation, tourism nga eh. May mga navigational uses ang lawa. So mawawala din. So mag-shift kayo ngayon from fisheries, hanap buhay, sa ibang uses ng lake. Kasi, so, ibig sabihin, wala na isda. Hindi nakakain na isda ang ano. Wala na. kung 100% ecotourism, it will not become a fishing zone. A fishing area na doon ang mga supply ng ating mga production. Pero malaki naman ito, sir. Eh, diba? Kung halimbawa, sabihin na lang, kalahatiin na lang natin correct. Yung 9,000. Correct. Pwede bang gawin natin na 4,500 na lang yung area na yan? Yes. Would that be possible? Yes, of course. Pero problema, hindi nyo naman mag-iba. Hindi namin mag-iba. Itong nag-iba kayo, sino ba mga taong ginamit nyo doon? Nag-rent lang kayo? Ay, nag-upa lang kayo? In fact, nakikita nyo, sumama nga ang mga crew ninyo sa UNTV and we thank you also for that. Mm-hmm. Ibang mga media, ibang mga, yan, no? Talagang, parang mga tao nyo po talaga yan. Ako yun, no? Hindi ka naman araw-araw na pupunta doon. But just the same, sir,
Nilalaslas ang lambat, ang mga tali po ng mga anahaw, mga kawayan, tinatanggal talaga yan. Tapos kung kami po ang nagde-demolish, ano po yun, confiscated lahat. Kami pong kukuha noon, amin na po yun sa authority. Kung mag-self-demolish sila, at marami na rin po mag-self-demolish, may pagkakataon pa silang yung laman noon, yung mga isda, makuha pa nila, tsaka yung mga anahaw, mahal din yun. Makabawi-bawi man lang. Tsaka yung mga lambat, sila na rin ang mag-ano noon. Pero nag-ano na ho ba kayo? Nagbigay po ba kayo ng deadline? Let's say, halimbawa, kagaya sinabi ng Pangulong Duterte, kayo, mga adik, sumuko na kayo. Mga pusher, sumuko na kayo. Ikaw, Espinosa, sumuko. Kung hindi, patay ang negosyo nyo. Diba? O, ito ba? Hindi naman droga ang isda, Kuya Daniel. Hindi yung negosyo. Wala namang pusher sa fisheries. Uy, meron ha? Meron din ha? Unless may mga shabulab dun sa gitna hindi, tsaka, ng lawa. I don't know. Pinupush nila isda. Diba? No, but what I'm saying, sir, meron po bang warning sa kanila na yes, mag-self-demolish yes, na kayo? Yes. Pag hindi kayo mag-self-demolish, kukuha kami ng chopper, kakawitan namin lahat yan ng ano, yes, ng kasi dali naman yan, kuha ka chopper, kawitan mo lahat yan, kawitan ka, bahatakin mo lahat yan. Pag tapos hindi, nakaabang yung mga malilit na mga mingisda kasi alam nila pag lumabas na yung mga fiesta yan eh. Exactly. Yeah. So meron. Deadline na po may kayo. Deadlines, may. Ang gusto nga ni Secretary Gina Lopez, ang sabi daw ni Presidente, mm-mm, within 2 months. Pero alam din natin na hindi ganun kadali kasi ang operation hindi, sa bawat. Hindi, kung self-demolish naman sila, yes, diba? Kung self-demolish. So, kaya, kaso lang lahat nakikiusap eh. Hindi, halimbawa, lahat ng mga hindi nagbayad, lahat ng mga dapat mag-demolish na kayo sa loob ng 2 buwan. Pag hindi nyo nagawa yan sa loob ng 2 buwan, kayo ay i-demolish ko. Yung mga tipong ganun. Pero, di ba parang... Mukha yatang mapupunta po tayo dyan. Ah, oo. At least, not in the whole area of the West Bay, pero may mga selected areas. Ang pinag-uusapan naman po namin ngayon sa plano po with the DNR and the Edwin Malacanang is paano po magkaroon ng D-Day na every number of weeks hanggang end of the year or even first quarter, D-Day, Demolition Day. Okay. Ngayon, sa isang araw, sa isang sabay-sabay na yan lahat. Kasi nag memorandum of agreement na po si General Bato, si General Visaya with Secretary Lopez and all other agencies, yes, na ang enforcement po tutulungan na talagang LLDA. Sabay-sabay. Kailangan nyo ng tulong dahil wala yes, naman po kayong talagang capacity. We have quasi-police and judicial function sa mandato po namin, pero yung kapasidad, yes, the capacity nangangailangan talaga kami diba? Sa police at sa military. So ano po yun? Coast Guard and Coast Guard. Yung pong D-Day na yon, demolish na, self-demolish. Self-demolish otherwise, and tuloy-tuloy na. So kailan ho mag-uumpisa yon? Well, ang magkakaroon na po ng isang parang convergence, parang summit or conference na early September para mailaan na po natin yung buong schedules. Sa tingin ng demolition. Demolition. Sa tingin niyo po ba, GM, hindi kaya nagkaabusuhan ng ganito yung itong ating LLD, itong lawa natin, itong Laguna Lake? Dahil parang malambot ang ilong ninyo. Bago nyo sagutin yan, we'll pause for a break. Kahit sino naman lagay sa wala nga kaming barit. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get It Straight with Daniel Rosong. Sama po natin, General Manager ng LLDA, Nerick Acosta. Hindi ko kaya nagkaganyan yan na nasa 12,000 na naman, nanggaling ng dapat 9,000 lang. Parang talagang nagpiesta sila dahil parang sobrang lambot ng ilong ninyo na parang kaya natin yan si GM, hindi magrereklamo yan o kaya pagka hindi mapakiusapan si GM tayo sa ano, di ba ganyan? Meron mga ganitong gawi at kalakaran siguro especially sa 1990s or earlier. Kasi nga parang mahina, no? Parang mabait ka kasi masyado yata, sir, eh. parang kaya-kayanan kanila, ganun. Hindi, it's not so much kung mabait ka o mabangis ka.
kung talagang panuntunan, tapatakara, tsaka batas. Tama naman sinasabi ni Presidente at ni Check Gina. Kapag nandun yung batas, kahit sinong GM dyan eh. Oh, at pero kung problem, merong enforcement exactly, support. Parang may batas, may, pero hindi na papatupad. Oh. At de, kami naman, merong kaming enforcement, pero kulang dahil wala naman kaming police. Unless yung police forces, naka-memorandum of agreement or talagang part na nangyayari na ngayon under Secretary Lopez. Mm-hmm. Para talagang kapag kailangan namin ng ilang batalyon, mangyayari. Uh-huh. Because committed siya. Saka yung gamit din para mabilis correct na magawa. Correct. Dahil so, wala man yata kayo. Wala nga kami. Wala yata kayong bangka man lang eh. Hindi, meron naman. Tapos nasisira pa yung mga patrol boat. Yung hindi, yung bangka niya yata, disagwan. Tapos yung kanila, parang di ba? Parang ganun. Oh, bakit to? Kulang ba kayo ng budget? Well, kulang in the sense na self-generated kasi ang income ng mga GOCCs. Oh, pero magkano ho ba kita nyo isang taon? Well, ang operating budget lang under 300 million lang sa isang authority. Napakalawak ng coverage niya. 300 so million ang inyo pong budget para operating, just to run yung operating expenses yes nyo. Pero self, ano na yan, ha? Yung supported na yan sa mga fees, mga penalties, sa mga clearances. Yes, yes. Eh, may shoreland, fisheries, industries, ibang uses. So, hindi talaga siya dependent sa general budget. Ng pero magkano po yung nakukuha ninyo dun sa lahat ng fees na yan yearly? Yung, in an average? In an average, you in a year, at least 100 million. 100 million. Pero ang OPEX nyo in a year, mag 300, 280 to 300. Kung saan nyo ninanakaw yung... Hindi, may mga may industries. 100 lang, kita nyo, 200. Hindi, fisheries lang yun. Ah, okay, okay. So, may yung iba pang sources. Industry, shoreland, may mga yung mga penalties, mga notices of violation, Clean Water Act standards. So, kapag isang industriya, hindi maayos yung discharge. Noong isang linggo, nagpasara na naman kami doon sa Carmona. Yung mga quick service restaurants, yung mga sludge nila, yun. May mga penalties yun. Tinatapon. Because sa Clean Water Act, nung congressman po tayo, tayo po yung principal author ng Clean Air, Clean Water, Solid Waste. So alam natin na kapag every day, hindi mo yan nababayaran, another 10,000 per day yan eh. But that's Republic Act. So okay, may mga ganun po na income source stream. Of source of yes income ninyo na. Yes. Pero kulang yan. If you really want to mean, sa America, sa Japan, national talaga binubuhusan nila yung mga lakes, mga river basin na authorities nila. Because ang halaga nung ecosystems eh, hindi lang agrikultura, fisheries, kundi lahat ng mga economic activities dependent on a healthy ecosystem, di ba po? Pero hindi ba medyo polluted na din tayo? Very. Ang Metro Manila is what? Daytime population 15-20 million na. Mm-hmm. Siyempre, kung marami tayong industriya, marami tayong negosyo, marami tayong bahay, marami tayong informal settlers, impact yan lahat. Lawa, Pasig River, Manila Bay, Laguna Lake. That's all one whole connected ecosystem, di ba? So, maraming domestic waste, marami pong industrial waste. Marami pong mga water lily, nakakaano na rin yun, nakakasakal na rin sa oxygen demand ng lake. Yes, mga yes ganitong bahay, ang dami po. Kaya nga may laboratory po ang Laguna Lake. Because we have nagtetest kayo ng water samples. Yes. Pero changes come na ho ba? Ngayon doon sana na nararamdaman ba ninyo na ano may pagbabago na? Yung zona po, babalikan po natin talaga yung kapag statement kasi ng isang pangulo, lalong-lalo na national, state of the nation, kapag binanggit, that becomes a policy directive immediately. Mm-hmm. So yung mga sinasabi ng pangulo mula nung zona about the lake at sinususugan ni Secretary Gina, ano po yun? Maliwanag pong mga parang imperatives na yun eh. Parang dito na itutulak. And so natutulungan po kami kasi noon kung meron mang suporta at kulang pa rin yung sasabihin from all the higher authorities na merong policing support, may monitoring support, malaking bagay po. Ibig sabihin, hindi pa nabanggit sa zona ni Presidente Aquino dati? Yan? Nabanggit yung mga development like sa Laguna Lake Expressway Dike, flood yes, control. Yes, yes, yes. To be fair, the President was very clear. Ang focus kasi ni Presidente Aquino noon, flood control, disaster risk reduction.
Ngayon kay Presidente Duterte, yung mismong mga fish pen, lawa, yung flow, yung equitable use ng fisheries at yung resources ng lawa. So parang priority shift lang siya. Okay. So that's why in the time of President Aquino, we really focus on flood control. The major rivers from Mabitac, Santa Cruz, Pagsanhan, yan, na-focus naman namin yan. Pero baha pa rin ang baha sa atin. Ibababa pa rin siyempre, ang baha sa atin. Hindi naman 24 river systems around the lake. Mm-hmm. So mga 5-6 pa lang yung talagang nagagawa natin. Kasi billion-billion din yun. Dami rin. So with the Secretary, then Secretary Babe Sigson, kami po, kasama dun sa aming mga flood control na priorities. Mm-hmm. Ngayon, kay Presidente Duterte, talagang parang ang gusto niya, fish pens eh. At saka yung quality ng tubig. So yung septage, so Manila Water, Maynila, nakasama na po yan sa ating mga ngayon, priority programs. In fact, every week nagmi-meeting with Secretary Lopez, she's asking for deadlines. She's asking for those D-Day, demolition day. Yes, yes. So when will it start po, yung D-Day na yun? Well, ang una naming ano, September 8. To define the September 8 yung ano po, convergence. Civil society, media, academe, scientific community, NGOs, private sector, government. Para po talagang ma-define na everyone is on board. Kapag sinasabi ng demolition, hindi magigera doon sa lawa. Oh. Everyone has a buy-in. Eh baka mamaya sabihin naman na, no demolition when there is no relocation. Baka ganun, magpa-relocate din yung mga ng fish pen. Oh. Pero na-improve mo ba yung ano nyo? Ang inyong income ngayon? Yes. In fact, the last, since the SONA, nakakatuwa rin. Pero nakakalungkot dahil it had to take not just yung mga as tagapamahala. Siyempre, sinulatan po natin, binigyan ng 48 hours deadline. Oh, oh. Sinunod yun. Pero hindi dahil, aminado naman po kami na hindi dahil nga GM ka or head of authority ka. It was really because the president was, there was really an effect. Biglang nagbayad yung mga from 1998. Yung mga nanuluba dati, nagbayad bigla. Or yung mga nagbabayad naman nun, pero unti-unti, may ma-arir-arir. Ngayon parang, napabilis yung ganitong mga obligasyon nila. So ganun ho ba pagka hindi sila nagbabayad? They are being penalized as well. Yes, of course. So merong silang penalty. Penalties. Pero ang ibig sabihin ho ba? Pumapatak po yun. Umaandar yun. Nakametro yun. Pero pwede na nyo silang hindi i-renew kung sakali. Yes. Dahil sabihin nyo, delinquent payer ka eh. Yes, in fact, they are in the demolition program. So gano'ng karami po yung gano'ng kalaki yung sakot ng area ng mga hindi nagbayad talaga. Tapos ngayon eh, nagbabayad yung iba. Mm-hmm. But siguro, alam nila, kahit na magbayad. So sila, kahit magbayad, i-demolish pa rin sila. Yes, yes. Gano'ng karami. Pero hindi lang siguro, mauuna yung pasaway, yung mga talagang pasaway. Tapos yung second priority, ganun. So pero hindi ibig sabihin na just because nasettle mo na yung mga obligasyon mo from the 10 years or 15 years ago, ligtas ka na. Hindi po kasi utak mo yun eh. Yes, yes, yes. And kung ang zoning and management programs at plano po namin ay hanggang doon na lang talaga, yung 9,000, tapos hectares, then that's really part of the overall. So among those po na talagang walang binayaran, hindi yung talagang, kumbaga, naging delinquent, ilang hektarya po pinag-uusapan doon? Well, the total is 1,000, yung naiiwan na lang sa ano namin, inventory is over 1,900, magto 2,000 hectares. Yun na lang. Na lang in the sense na malaki kasi yung pinanggalingan. But the initial na yung mga delinquent is almost 1,000 talaga hectares. Hectares. So these will all be demolished? Yes. And hopefully, if magawa natin before the end of the year, pero realistically, mahirap. Unless buhusan tayo ng tulong ng national government din. So kung halimbawa, because hihingi kayo from on our own lang. Yes, kung hihingi kayo ngayon ng tulong with the national government, ano ho ba mga kailangan ninyo, lalo na para ma-demolish? Palagay nyo, kung tutulong ang national government, kaya bang i-demolish yan in a month lahat ng dapat na ma-demolish? Actually, kung araw-arawin, yes. Oh, yeah. So anong kailangan nyo ng tulong na ipadala sa inyo para sinunda? Para halimbawa, in a month, yung 9,000 makuha ninyo. Well, kasi alam nyo naman, Presidente, sabi mo, ano kailangan dyan at gawin natin kagad. Okay, sa enforcement side, presensya po ng police
forces. Okay, so dapat Coast Guard. Magpadala Coast Guard. Coast Guard, police, military. Police. Mm-hmm. Sa expenses po, nung, kung kami talaga ang gagawa ng demolition at hindi self-demolish, mm-hmm. the average is almost 100,000 per per 50 hectare fish pen. So parang 2,000 per square meter. Mm-hmm. That's a ballpark. 2,000 pesos per square meter. So if you have 1,000, parang if you have 1,000 hectares, that can be anywhere from 2 to 4 million. I know, sorry. Tama ba ang zeros ko? 2,000 eh. We need around 15 million to even 20 million to finish up the 2,000 hectares. 15 million pesos. That's the base. Yeah, yeah. Maliit lang. Maliit nga lang. 15 million pesos sa lang pala. Sa operation siya. Sa operation. I mean, so, demolish na yung, madidemolish na yung remaining na excess dun sa 9,000 natin. The almost 1,900. So, eh, pagkalma sabi, o bibigyan kita ng 15 million ngayon. Ayoko nang makita yan dyan sa next month. Yes. So, kayang gawin yon. Every day, yes. So, magagawa niyo pala. Mr. President, 15 million lang, oh. Ah? Gusto mo, paabonuhan muna natin kay, ano? Minimum lang yun. I mean, meaning you're not looking at all of that. Siyempre, doon tayo sa minimum naman, minimum sir, di ba? Oh, oh. Oh. I mean, wala ka bang 15 million ngayon, sir? Hindi, so kasi, may two point something. Hindi, doon sa, pera niya for sa, ano? For the end of the year? Sa pera niyo, wala kasi na. Wala na pera? Na, mga 2 point something million ang naiiwan. Ang natitira sa ano niyo? Wala. Sa for demolition. For hindi, the rest hindi, of pera, the year. Pera ng ano, LLDA ngayon. Ay, hindi. Meron naman. O, di hiramin muna natin yung ano, konti. Di ba? Unahin lang natin to 15 million. Pwede may naman. Mga, may mga COA guidelines lang kasi talaga. Lahat. Alam naman, di ba, yun, kung saan yun nakalaan. Hindi, pwede naman mag-utos sa presidente. Pero kung DNR has extra budget. Support funding for this, yes, go to. Eh, nako eh. Di Secretary Gina Lopez. Yeah. Kasino na lang yun. Isang commercial lang yun sa Channel 2. Okay. 15 million, di ba? Ano ba? Pira, isang commercial lang 15, yan. 15, 20 million we can. Kasi demolition lang yan araw-araw. Kasi baka mapasubo. Kasi baka projecting ko yan pag hindi mo nagiba ng isang lugar yan. Mananawagan ako sa lahat ng ano para magbigay ng 15 million oh, para isang buwan tapos na yung problema natin dyan sa Laguna. Yeah, actually, it's of course, when we say it's 15 million, we're nakabase lang yan sa mga materials na tatanggalin mo, yung lalasasin mo, yes, yes. Na mga ganyan. So, over and above all the other expenses, syempre, may mga legal ano yan, implications, so you have to ensure, may legal division naman ho kami, na kapag may mag-TRO din, kung may mag- Oh, sa tapang ngayon, sa tapang ngayon ng presidente, de, gibain mo na muna lahat yan, tsaka na tayo mag-usap ng kaso, oh. Di ba? Ya, pagka nag-iba na yan, tsaka magkaso ka, sige, mag-usap tayo. Eh di, ikaw ngayon na maghihintay yes. ng delay kasi ginagawa nila, sila nagpapadelay. That's o true. Bakit mo paintayin magpa-TRO sila? Di bayaan mo ngayon silang maghabol sa tambol mo yun? Yeah. So pwede ngayon yan na, nag-usap na po ba kayo ng presidente? Kay, through Secretary Lopez, pinakita na yung directive. So that, after September 8 yata, we will present the whole plan. With the President. So ngayon, through Sec Gina. Ano po ang marching order nyo kay Sec Gina ngayon? Ang ano is to, gusto nga niya, within 2 months eh. Halos. Tapos na lahat. Pero, 1 month nga lang kayo, kaya nyo eh. sabi nyo sa Sec Gina, 15 million lang ang katapat eh. It's manpower, it's the preparations, and then legal. Ayaw ni naman natin na kapag bayad pa sila yung up to the end of the year. Kasama. Hindi na pwedeng kasama rin diba, sila. Kasi we have to wait for their expiration. Kasi kontrata din. Pero but with those na hindi nagbabayad po, eh, may breach of contract na sila doon. Hindi naman sila pwede magpa-TR o basta-basta. Correct. And that's already na sa 2,000 na. Yeah. So that's at least at makakabawas ka na kuno ng ano, 1,000 na lang ang matitira if in case. So anong pinakamalaking dilema ninyo dito ngayon sa LLDA. Well, ang dilemma is still the balance between, kasi Laguna Lake Development Authority, mm-hmm. ang development, yung mga syempre flood control, yung mga expressway dike, yung mga, so that ma-develop yung economic, livelihood, lahat. But the regulatory is the bigger part of what we do. Kasi nga nire-regulate, pinipermit, ginigyan clearance, minumonitor, sinusurveillance. Ang hindi po tayo nakakahabol sa paglobo ng populasyon, pagdami po at ng industriya, and that's a reflection of economic growth, which is gusto naman natin po yun. Mm-hmm. Pero kapag hindi mo talaga nababalanse yung impact sa environment, mm-hmm. sa tubig po, sa
mismong forest, watershed, kasi supply natin yan lahat sa mga river protection. Mapipinsala at mapipinsala ang lahat, no? Ang lupa, araw, hangin at tubig, lahat. Because in all of that, parang kung hindi mo rin protektado, alagaan yung watershed, ilog, mismo yung isda at yung kakainin natin at kalusugan natin kasi kung may heavy metals na yes. nakakainin ng isda, cancer, lahat. Siyempre, konektado ang lahat eh. So I think it's really a matter of where you should have to prioritize the next 6 years ng Duterte administration. Kung talagang babawasan na natin ang fisheries at ng Laguna Lake, it's a development decision. It's a policy. So din na tayo kukuha sa Central Luzon, yes, sa Pangasinan. Kasi if we say the lake is ecotourism for supply of water, kasi Maynilad and Manila water, yun na kumukuha eh. They abstract millions of liters a day na from different sources sa lawa. So kung ganun ang priority, dapat malinaw na ang direksyon so that we veer away from fisheries. Meron na lang talagang nakalaan ng mga areas for that. So ganito ang mga challenges po namin. But ultimately, sa panahon ngayon ng climate change, ngayon nga, bahaba. It is how to balance economic growth, sustainable growth, na hindi po na nasisira ang kalikasan. We were just in Marikina watershed nung Friday kasi ang dami na talagang kalbo, no, ng mga bundok, nakakaingin pa rin, ulingan, yes, mga ganon. That's all part of our programs. Ginagawang panambak doon sa Scarborough Shoal. At saka may mga reclamation issues din tayo sa shoreline na illegal yan lahat. Kasi you cannot just take areas of the lake na tinatambak from, lalo na sa Metro Manila side, Pasig, Taguig, Muntinlupa, all the way towards Los Baños. Because shoreline is important. Ano yan eh? Seeding ground yan sa ating mga isda, sa mga... So, balance eh. I think in the end, development, yes. But the regulatory part is because it's environment protection. GM, before I let you go, kunyari ho ako presidente ng Pilipinas at tatanungin ko kayo. GM, anong pwede mo ibigay sa aking dahilan para hindi kita tanggalin dyan sa LLDA? Okay to. Mr. President, hindi naman binibenta lang natin sarili or interest natin sa isang position. Mahalaga po kasi in the last 4 years, kung talagang gusto niyo po na merong mga deadline, mahalaga po yung continuity sa nangyayari ngayon because may institutional memory po kami, or in a sense, ako po kasi bilang tagapamahala ng isang napakalaking ecosystem. Dahil para bang kung doktor po, kailangan alam mo yung history ng patient. So siguro po yung not to lobby per se but to show that mahalaga po na kapag baguhan kasi may learning curve na napakataas and baka nga ho hindi magawa yung mga deadlines at mga priorities po ninyo. Let me think about it. Maraming salamat. Thank you so much. Ang galing mo. Laguna Lake Development Authority General Manager Secretary Eric Acosta dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rozon.